Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay na mga bride sa Pilgrimage of Grace. Salamat sa nag-subscribe. Sa hindi pa nag-subscribe, i-click nyo ng subscribe ang button para ma-notify kayo ng YouTube. May mga bago tayong upload. So ngayon, ang pinaka normal at very easy na sa verse ito, yung ikalima niyang sigaw, yung words, sa seven words ni Jesus, may panglima siyang isinigaw na sinabi niya, "I thirst." Nauuhaw siya. Nalala ko dati yung nilakad ko ang Barangay Lopez papunta doon sa bayan. Ano yun eh? 13 kilometers away from bayan. So 13 kilometers nag-start ako from 6 a.m. Naglakad ako ron. Nang umabot na ng alas 8:30, malayo pa ako sa papunta sa bayan. Try ko lang. Pagsapit ng alas 9, uhaw na uhaw ako. Ano lang yan? 6, 7, 8, 9, 4 na oras. Ramdam ko na ang uhaw. At siyempre, wala ka namang mabilhan na ice water kasi nga, nasa ano kay, tirek na tirek ang sikat ng araw, wala kang masilungan kasi puro tubo lahat, sugar cane. So, pinagpawisan na. So, ang solusyon ko, sumakay ako sa tricycle para mapunta ng bayan. So, ang uhaw, natural yan ang effect kapag ang katawan mo nagdi-demand ng tubig. So dito kay Kristo na to, nauhaw siya. Pagkatapos ng kanyang Last Supper, hinuli siya ng mga Parisi, sinaktan siya na interview, nilagyan ng tinik dito. Di ba? Hindi ka pa nakainom ng tubig. Tagatapos, nagparade ka pa, kinarga mo ang cross, hindi, pagkakarga mo ng cross, hindi mo na kayanan, bumagsak ka kasi mabigat na, ang katawan mo, wala nang lakas para kayanin ito. Tinulungan, kaso pagod na pagod ka. Hindi pa nakainom ng tubig. So, pagkatapos doon, inilagay ka sa cross, ipinatong mong kamay mo sa kahoy, dito, nilagyan ng malaking lansang pako, tsaka bag, 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 ganun yun. Sa kabila, ganun din, bag, bag, bag. Whew! So, imagine mo lang, gano'ng kasakit, tapos yung isang paa mo sa lalim, ganun din, bag, bag, bag. Yung pangalawa, ganun din. Walang patungan ng paa. So nakabitay, binuhat ka, tapos may buho dyan na malalim na hole. Ihulog ka dyan. Siyempre, pag nabuho ito, pag nahulog, bug, bug, ano yan? So yung sakit dito, maganon ka. Talian ka, siyempre, ikaw, ina-adjust mo. Ilang oras kang nakabitay dyan sa kahoy. Pag masakit na ang paa, gumaganon ka na. Ito naman ang kamay mo ang mamimilit na mag-concentrate para yung paa mo makapahinga at sobrang sakit kasi pako yun. Hindi mamaya pag naman hid na yung paa, ang kamay naman mababagsak naman ang katawan mo sa paa ka naman. So walang humpay na pasakit ang naranasan ng Kristo na to sa Cross of Calvary. Pagkatapos noon, alala mo pa, bago ka dalhin sa Cross of Calvary para ipako sa cross, nilatigo ka pa. Ang latigo doon, ang unahan ng latigo, may mga matutulis na bagay na paginampo
pa sa'yo, yung mga matutulis sa skin mo, gaganyan yan. Kaya sugat talaga. Parang mga blade. Paghampas. Abaw. Sumaramdaman mo yung skin mo sa likod. Punit na punit. Na kung titignan mo ang prophecy na Isaiah, wala kang makitang maganda sa kanya. Diba yan ang sinabi ni Prophet Isaiah? Basahin niya, no? Wala kang makitang maganda sa kanya. Kumbaga basag na basag, bugbog na bugbog ang Isaiah sa Cross of Calvary. Nandun sa Cross of Calvary, natural ang dugo mo. Ano na? Lumalabas ang dugo. Siyempre, hindi ka ba uuhawin yan? Mauuhaw ka talaga. So natural yan, wala namang meaning yan na tulad ng kilala ko ng pangangal, nauuhaw ang Panginoon ng inyong pagmamahal. Walang, nilalagyan ng bulaklak yan, pero wala namang talagang meaning yan na spiritually na ano. Hindi naman marinig kayo, nauuhaw sa sibinsig, nauuhaw ang Panginoon na kayo'y bumalik sa Diyos. Nilalagyan nila ng kahulugan ng pagkauhaw ni Kristo sa Cross of Calvary. Natural na effect yan kasi nga naranasan mo ganun. Diba? Natural talaga mauhaw. Kaso nag-request siya ng uhaw. Siyempre, pag nauhaw ang tao, ay ibigay mo tubig, pre. Pag medyo mabait ka, pag narinig mo ang tao na uhaw, bigyan mo ng soft drinks. Kung nauhaw siya, o di kaya, bigyan mo ng juice, ipagtimpla mo ng juice kasi nauhaw yung tao eh. So pag wala kang pera, pwede na rin tubig na lang kasi nga, ang gamot naman talaga sa uhaw, tubig, uminom ka ng tubig. Nang marinig ng mga tao, ng sundalo, doon sa ilalim ng Cross of Calvary, ang sigaw ng Panginoon na sabi niya ay tears, nauhaw ako. Ang ibinigay niya mga tusuka. See? Imbis na bigyan mo ng tubig, ang ibinigay mo suka, yung vinegar. Ang ginawa nila, nilagyan nila yung mahabang kahoy nila na ginagamit na parang bangkaw, tawag doon, aro. Nilagyan nila ng tela, tapos nilagay nila sa vinegar, tsaka nilagay sa bibig ng Panginoon para yun ang kanyang sipsipin. Hindi naman pala tubig yun. Pero ang Panginoon siyempre, hindi siya uminom kasi nga hindi ka tubig eh. Ang vinegar, hindi yan gamot sa wow. Sundalo talaga ito. Kumbaga nakita nyo, in even a little mercy na si Kristo nag-ask for water. Siyempre understood na yun, nauhaw siya. Even a little bit of mercy. Wala siyang naranasan sa krus. Kahit maliit lang. Iniwan ka na nga ng daddy mo, father mo, nang sabihin mong, my God, why thou hast forsaken me? Nang humingi ka ng gamot sa uhaw, tubig, siyempre, para inumin, kasi ano ka na, dehydrated ka na. Ang ibinigay sa'yo, suka ba? So, ang Panginoon sa cross, totally, hindi na talaga naranasan ang kahit maliit lang na sinag ng awa ng mga taong sa ilalim. Wala. So, ano na talaga yun? Worse na sa kanya yun. Kaya, doon mo makita na ang plan of redemption is very serious. Ang plano ng Diyos na ipadala ang kanyang anak para mamatay sa sanlibutan, na iligtas ang taong makasalanan. Hindi yan cheap, mahal yan. Pinagtanuhan, buhay ang kapalit ng kanyang anak. Tapos,
Kukutsain mo pa niya, ano? Ang kaligtasan, pananampalataya lang. Binigay ng Diyos ang kaligtasan sa tao, libre. Walang bayad. Kahit libre yun, walang bayad, pero hindi sa chip. Kasi pinagtanuhan sa eternity yan, ang works of redemption, na mamatay ang kanyang anak bilang misaya, na tagapagligtas sa katauhan, buhay ang kapalit niya. Bago ka ipako sa cross, dadanasin mo muna ang lahat ng pasakit, rejection, violent reaction, bago ka ipako sa cross. Yun ang plan of redemption, na iligtas ang tao sa kanyang kasalanan the moment na maniwala siya at magtiwala, tanggapin ang Kristo na to na kanyang tagapagligtas in by prayer. Tapos kukutsain mo lang na yun lang, sumampalataya kay Kristo, tanggapin mo, maliligtas ka, yun lang. Para bang kaya mong gumawa ng lahat na mabubuting gawa na ipagawa ni Lord sa iyong yabang. Para bang pag sinabi, no? O sige, tutan, namiminusan ka sa kaligtasan ng pananampalataya at pagtanggap sa kanyang anak, o sige, gumawa ka ng mabuti. Baka ang kaya mong pagawa ng mabuti, mapagpakain ka lang ng noodles. Mamigay ka ng tinapay, baka yun ang kaya mo. Kapag sinabi ng Lord na gumawa ka ng mabuti, ang gagawin mong kabutihan, mga pipitsugin lang naman, tapos mangangarap ka ng paraiso sa langit. Hindi ganun. Ang paradise sa heaven, libre yan sa mga taong may relasyon sa ating Panginoon. So ang reaksyon ni Kristo sa cross na sinabi niya ay tears. Natural yan sa taong nakaranas ng dehydration, sinaktan ang katawan. So ang kanyang katawan, nag-demand kayo na kailangan niya mga, ng tubig para ma-relieve ang, kahit papano ang kanyang mga pasakit. So yun ang insight sa atin ng salitang ay tears, na nauhaw ang Panginoon sa kanyang mga karanasan dahil sa kanyang dehydration, na kailangan niya ng kunting relief pero hindi na ibigay sa kanya. So maraming salamat. To God be the glory alone.